Ito, may i-share ako sa inyo noong panahon na hindi ako active dito sa aking YT. Siguro nasa 15 days din. So, ang ginawa ko ay ipapakita ko sa inyo. Nag-garden ako. At ayun. Yun yung ginawa ko para malayo sa stress. Kaya, ayan, puntahan natin. Papakita ko sa inyo. Bakit ganoon? Hindi ko siya baliktad. Ayan, hindi ko siya mababa. Hindi ko siya maiano. Ayan. Papakita ko sa inyo ang aking garden. Ayan ang aking garden, ha? Ayan ang aking garden. Ayan yung mga ginawa ko. Ito siya. Ay, nagtanim ako ng melon. Tapos, ito naman is watermelon. May mga green salad ako. At saka yun, mayroon akong cucumber. Tapos, mayroon akong carrots. Tapos, ayan, bulaklak yan. Kahit ano saan ko nalang nilalagay. Ito, mayroon akong kangkong. Tapos, maliliit na talbos. Sweet potato. Iginawa ko siya para magdami at matanim ko. Ito, sibuyas. Sibuyas, tapos, ayan, mayroon akong pating na kamatis. Tatanim ko siya kapag okay na. Tapos ito, eggplant, talong. Ayan, bulaklak yan siya, sunflower. Ayan, mayroon din ako. Yan, dagdag sa tapos ito. Yan yung mga ginawa ko. Yan. Radish na pula. Tapos, I think, no, it's not radish. Pula din siya, para siyang radish, pero hindi siya radish. Ito yung radish. Ito, tingnan mo yung dahon. Ito yung radish. Ito hindi. Radish din siya. Parang radish siya. Kaya lang pula. Pang salad din. Tapos, ito siya, green salad. Magdami siya, laki-laki konti. Iiba ko na siya ulit. Yan yung ginawa ko. Yan yung ginawa ko noong mayroon akong kunting karamdaman. Masakit yung lalamunan ko, ganun. Tapos, dalawang beses ko na siya na tinanim itong garden ko. Kaya lang, yung ibon, pumupunta, tinutuka. Tinutuka nila. Tapos, napuputol. Tapos, yung mga buto, kinukuha nila yung mga similya, kinakain. Kaya, sabi ko sa amo ko, kung may pre kayo, pwede nyo akong bilihan ng net. Kaya yan. Binilihan ako ng net na napakalaki-laki. Ayan. Yan yung net. Para hindi na makapasok yung ibon. Para hindi natukain yung mga tanim ko. Ayan, binilihan ako ng mga amo ko para ma-safety naman yung pinagpaguran ko. Ganyan sila eh. Kung ano yung hihilingin mo, bibilihin nila kung para naman sa ikakabuti. Ayan. Ayun, nung nakita nila na okay naman yung tanim ko, masaya naman sila nakikita yung tanim ko. Minsan, inaano nila, nandito lang ako sa taas ng bahay, sa terrace. Terrace to eh, tingnan niyo oh, mga bahay na. Dito ko lang siya tinanim kasi wala naman kaming garden as in garden. Nagpabili lang ako ng pangalan nito, ng lupa, ng soil, at nagpabili ako ng pot para mayroon akong taniman. Kaya yan, hindi pa tapos, itatanim ko pa yung kamatis, tapos itatanim ko pa yung talong, gustong-gusto ng
gusto-gusto ng amo ko yung talong na prito. Parang, aywan ko, saan niya nakita yung prito, sa Pilipinas ba o ano. Kasi tayo mga Pilipino, prito eh. Yun, gusto-gusto niya yung prito. Tapos, yung ano naman, kamatis, ano, ginagawa naming tomato soup or sauce, ganun. Hindi na kami bumibili sa tindahan ng tomato, kundi ako na yung gumagawa. Inaalis ko yung balat, buto, tapos iluluto ko, tapos i-blender ko, magiging tomato paste na siya. So, maganda. Nakakaano. Organic siya. So, yan. Yan yung isi-share ko sa inyo ngayon. Yan. Yan ang aking garden. Isi-share ko sa inyo pag ito ay lumago. Itatry ko ulit. Ipapakita ko sa inyo. At least, yun yung way ko na, diba, at least mga bulaklak. Ako, sunflower. Yung sunflower, ang saya-saya ng amo ko kasi gusto-gusto bulaklak ng sunflower. Kasi, paborito nila doon sa, ano, sa German yung sunflower. Kaya, pag sunflower yung pinag-uusapan, masaya siya. Lalo na tumubo. Diba? Tumubo talaga yung sunflower. Ang saya-saya niya. Mamayang kasi ngayon, oras dito is alas dos. So, mamaya, mayang hapon, aanuhin ko siya. Magtatanim ako ng kamatis. Yan, tamatis. I-ano ko siya, ilalagay ko siya sa pot para mag-grow, diba? Ayan, so, hanggang dito na lang. Bye-bye. Salamat sa panonood.